Nay, bakit nandito kayo? Pinalabas kasi ako ni May, anak. Pero huwag kang magagalit sa kanya. Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo sana ako, anak. Paano ba yan, mahal? Aalis na ako at babalik na sa kampo. Pero gusto ko sana, doon ka muna kila mama. Ano? Ayoko dun sa inyo. Bakit naman, mahal? Sige na, mahal. Para naman may kasama si mama dun. Si mama mo nga ang ayaw kong kasama. Mahal, anong sinasabi mo? Wala. Sabi ko, may magagawa ba ako? Salamat, mahal, ah. Tanghali na. Hindi pa nagigising si May. Sa bagay, may narinig ako kausap mo sa telepono kagabi. Oh, May, gising ka na pala. Napuyat ka yata kakatawag ng anak ko. Ano bang pakialam mo? May nasabi ba akong masama? Ang ayoko kasi, yung pinapakalaman ng bakit ginagawa ko. Gutom na ako. Ano bang ulang? Kakainis, itlog na naman. Ayaw mo ba ng itlog? Yan na lang kasi yung natitirang stock natin. Hindi ka kasi nagbigay ng pang-grocery. Ano ba yan? Hello, mahal. Napatawag ka, mahal. Ayoko na talaga dito. Pwede bang bumukod na tayo ng bahay? Kahit mangupahan na lang tayo. Mahal, hintayin mo na lang na makapagpatayo tayo ng sariling nating bahay. Ano ba yan? Kailan naman kaya yon? Mahal, huwag kang mainit. Malapit na yon. Siguraduhin mo lang, ha? Sige, mag-iingat ka dyan. Si May ba yun? Oo, si May nga. May, ikaw pala yan. Kumusta ka? Oh, Brian, ikaw pala yan. Lalo ka atang gumaganda ngayon, ah. Parang dati lang, nung tayo pa. Ikaw naman, hindi naman. Friend ba tayo sa FB? Para naman makontak kita minsan. Ang alam ko, oo. Pero naku, Brian, may asawa na ako. Alam ko. Diba wala naman lagi dyan yung asawa mo? Kasi isa siyang sundalo. Baka pwedeng ano? Anong pwedeng ano? Ikaw talaga, palabiro ka pa rin hanggang ngayon. Oh, May, ba't nakabihis ka? May pupuntahan ka yata. Ano bang pakialam mo? Kailan ba uuwi ang asawa mo? Baka sa susunod na linggo pa ang uwi ni Renz. E di may oras pa tayo para makapagkita pa ulit. Kailan mo ba gusto? Saan ba tayo? Kahit dito na lang tayo sa bahay. Totoo pala tong balibalita na may kalaguyo tong manugang ko. Baka makita tayo ng binan mo. Huwag mo alalahanin ng binan ko. May pagkaengot naman na yun dahil may edad na. Sige, mamayang gabi, ha? Sige, Brian. See you. Oh, Nay, kanina ka pa ba dyan? Oo! At narinig ko ang lahat na niloloko mo ang anak ko! Eh ano naman ngayon sa'yo, ha? Ano, magsusumbong ka sa anak mo? Sige, magsubong ka kung gusto mong masira ang pamilya ng anak mo nang dahil sa'yo. At saka paano kung may nangyari sa kanya? Nasa mission pa naman siya ngayon. Aba, sumusobra ka na! Wala kang respeto ba! Sa kanya! Bakit mo naman inaaway si May? Naku, mahal, ganyan ang lagi ginagawa ni mama. Kaya ayoko na dito sa bahay ng mama mo. Anak, nagkakamali ka! Kaya lang naman ma, ako... Ma, nahuli ka na nga ni Renz. Bakit itatanggin niyo pa po? Sige, mahal. Mag-ayos ka na ng mga gamit mo at mangungupa na tayo sa bayan. Pero anak... Ma, huwag mo na kaming pigilan. Para din doon sa'yo katatahimik ng lahat. Huwag kayong mag-alala. Papadala ko pa rin yung allowance nyo buwan-buwan. Mahal, kunin mo na yung mga gamit mo.
Anak, makinig ka naman sa akin. Ma, mali yan na narinig mo. Anak! Anak! Salamat, mahal, ha, dahil pumayag ka na din sa wakas. Ibig sabihin ba nito, mas mahal mo ako kaysa sa mama mo? May, pareho ko kayong mahal ni mama. Nilayo ko lang kayo kasi hindi kayo nagkakasundo. Di ba sinabi ko naman sa'yo na ayaw ko dun sa inyo? Ano ba yan? Mahal, bakit mo pinatay? Sino ba yung tumawag? Ah, wala, mahal. Si Tita Ruby lang. Ah, ganun ba? Ah, sige, mahal. Maiwan mo na kita dyan. Magpapahangin muna ako sa labas. Sige. Oh, Marga, kailan ka pa dumating dito sa atin? Mano po, tita. Kahapon lang po. Ah, ganun ba? Maganda naman kung ganun. Opo, at doon na po kasi ako nakahanap ng maganda-gandang trabaho. Eh, si Renz po. Si Renz? Sundalo na siya ngayon at may asawa na rin. Ah, Alingkay. Ang napangasawa po ba ni Renz eh si May? Hiwalay na po ba sila? Si May? Oo, siya yung napangasawa niya. Pero hindi pa sila hiwalay. Hoy, Linet, ba't napatulala ka na dyan? Eh kasi Alingkay, nakita ko po si May may kasamang iba. Kaya akala ko po, hiwalay na sila. Baka nagkakamali ka lang, Iha. Naku, hindi po. Nakita ko po talaga, magkahawak kamay pa nga po sila eh. Ano? Ah, sige po, Alingkay. Alis na po ako, maraming pa po kasi akong gagawin. Naku, Marga, ang daldal mo talaga. Talagang tinuloy-tuloy na ni May ang pangluloko niya sa anak ko. Kailangang malaman na niya ang panluloko ng asawa niya sa kanya. Paano ko sasabihin sa anak ko? Maniwala kaya siya sa akin? Eh may alitan kami ni May. Brian, masasabihin ako. Buntis ako at ikaw ang ama. Talaga? Eh di maganda. Magkakaanak na tayo. Paano si Renz? Sigurado magagalit yun. Pwede namang ipaako mo sa asawa mo ang bata. Eh paano? Eh hindi naman tumapat sa ban kung kailan siya umuwi. Madali na lang yan. Ako ang bahala. Hello, mahal. O mahal, napatawag ka. Ibabalita ko lang sana. Nabuntis ako. Talaga, mahal? Oo, mahal. Sige. Gusto kita makita bago kami pumunta sa panibago naming misyon. Sige, mahal. Hoy, May! May! Hindi ka na talaga nahiya! Ba't ka ba sumisigaw, matanda ka? Talagang hindi mo tinigilan ang pangangaliwa mo! Hindi ka na naawa sa anak ko! Nasaan ang puso't konsensya mo? Bakit ka ba lagi nangyayalam sa amin, ha? Aba! Dapat lang na mangialam ako dahil hindi na tama ang ginagawa mo! Aray! Ako! Aray! Aray, ang sakit! Aray! Bakit? Buntis ka? Ano ba yan? Ba't ayaw niyang sagutin? Andito ang biyanan ko. Mamaya ka na tumawag. Ikaw matanda ka. Hindi ka palang umalis dito. Hindi kita kailangan. Sige, aalis na ako. Nay! Bakit nandito kayo? Pinalabas kasi ako ni May, anak. Pero huwag kang magagalit sa kanya. Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo sana ako, anak. Nay, saka na natin pag-usapan yan. Ngayon ako kailangan ng asawa ko. Sige, anak. Nagpunta dito. Baka makita ka pa ng biyanan ko. Nag-aalala ako sa'yo, babe. Tsaka nakita ko siya sa labas. Wala na ang baby natin. Ayaw mo nun?
Wala na tayong problema sa asawa mo. Wala na ang bata. Kung sa bagay, tama ka.